Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kahit maulan, bubuhos pa rin ng mga reklamo at sumbong na idinudulog po dito sa Kilos Pronto. Ito ang sumbong metro tayo. Siyam na empleyado ng Spoiled Leather Manufacturing. Sa pangalan nilang tulbo, mukhang delikado na. Sobrang baba ang araw ang kanilang tatanggap na sahod. Ano pang gawin? Kaya pa raw ibinigay na holiday pay. Wala pa raw ibinigay na holiday pay. Nagngingit-ngit ang siyam na empleyado ng Spoiled Leather Manufacturing dahil sa sobrang baba ng kanilang sweldo. Ang ilan daw sa kanila, 150 pesos kada araw ang tinatanggap. Sus, Ginoo, ano yan? Oh, akala siguro Japanese time pa. Hindi rin daw binibigay ang kanilang holiday pay at wala rin dagdag bayad kapag pumasok sila ng araw ng Linggo. Spoiled talaga. Tatlong kumpanya rin daw ang kanilang pinapasukan na isa lang ang may-ari. Ah, bye. Ilang beses na raw nilang inilapit ang problema sa pamunuan ng Spoiled Leather. Brat talaga. Pero ang malimit na tugon sa kanila ni Lori Lee Pagarita, may-ari ng garment factory, pag-aaralan kung kailan magbibigay ng increase. Ay, hindi pa pwede yan. Mandatory yan eh. Noong 2 na Setyembre, hindi na raw sila pinapasok at sinabihan na mag-antay na lang ng tawag kung kailan makakabalik sa kumpanya. In short, siguro Tolbin, ito'y sinisante na dahil mga nagre-reklamo. Ay, nako, hindi po pwede yan. Anyway, kasama po natin edit sa studio ang tatlo sa siyam na empleyado ng Spoiled Leather Marketing or Manufacturing na sina Arnold Calzado, 9 years na ang mananahi doon. Ana Marie Vecina, 4 na taon nang mananahi doon. Ay, nako. At Milagros Valispin, 9 na buwan naman ng trabahador. Anyway, magandang hapon sa inyong tatlo, sir. Sir, magandang hapon. Okay. Magkano arawan mo? Ikaw, 9 years. Pumasok ako, sir, August 11, 2008. 150 ang araw ko. 150. Ikaw, ma'am? Pumasok po ako 2013, July, 3rd week ng July po. Nag-umpisa po ako sa 150, tapos tinasan ako 100. Mayigit 1 taon na ako sa tinasan nila ako 100, 250. Okay. Kayo, ma'am? Pumasok po ako noong November 17, 2016. Oo. Bali, ang pinakasahod po namin ay 150. May tinatawag po silang 50 pesos na allowance. Para saan daw yung 50 pesos? Basta sabi daw po, allowance daw po yung. Kaya 200 a day po yung... Ikaw, 200 din? Hindi, hindi, sir. Ano ako, 2008 August, 150 ang araw ko. Pagdating ng 2012, dinagdagan nila ng 389. Oh. Pero sa 389 yun, sir, ang kain namin doon labas na. Okay. Ang ilaw namin, babayaran namin. At saka ang tubig. Nasa linya ng telepono, si Fe. Si Fe, staff ng Spoiled Leather Manufacturing. Fe, magandang hapon! Fe? 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 Woo, Fe? Fe? Nakikinig to si Pe. Ayaw magsalita. Aling Pe? Aling Pe? 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 Magsalita ka kapag Pe, hindi. Pe? Andiyan ka pa, Pe? Ay, ayaw niya. Pe? Pe? Abay, chupe na siguro to. Chupe! Tawag po, Pe! Chupe! Chupe ka nang hinayupa ka. Walang anak. Ayaw sumagot. Ay, nilulo. Natakot siguro itong buang na ito. At tawagan na lang natin ang Dole. Yeah. Siguro, direct. Eh, kaysa ganito, para tayo mga kumag nito, ay ito sagutin. Nasa linya ng telepono, si Undersecretary for Labor Relations Special Concern, Yusek Joel Maglungsod. Magandang hapon. Good afternoon, Sir Joel, sir. Eh, magandang hapon din sa inyo. Erwin po ito, at saka si Erwin Tulpo, at si Tolben Tulpo, sir. Yes, yes, oo. At saka Igalang Ben, at saka Erwin po. Paul, no? Erwin, Erwin. Opo. Sir, ilalapit ko lang itong problema ng tatlong manggagawa natin ng garment factory, ha?
150 ang sweldo ng mga ito. Yung isa, 2008 pa, dinagdagan, ginawang 50 dahil allowance daw. Yung isa, 250, 2008 pa. Yung isa, 300 nga, pero kaltas na din yung pagkain, ilaw, kuryente, tubig. So wala din, pero mga mukhang stay-in itong isa. Sir, pero pa ba nagpapasweldo ng 150? Ito raw, sir, Diyos ko po, ewan ko. Paano ba ito, sir? Oo, unang-una, ang malinaw naman yun na ang minimum natin dito sa Metro Manila is 491, ano? Mm-hmm. So, halos hindi nga, hindi pa kalahati doon sa minimum weight. Ito yung isinisigaw ng mga tigakilusang mayuuno na hindi makatao. At saka talagang hindi makatao yan. At saka parang tinuturing nila yung mga manggawa natin na parang mga makina. Nandungo sila sa garment. So, hindi pwede yun. So, bawal yan sa Batas. So, ang natin dito, ang gagawin natin, tulong natin, papuntahin na lang natin sa opisina para matawag natin yung may-ari. Sige. Kung hindi sumagot na yung CP na yan, yung tinawagan ninyo, siguro kung duli magpatawag yan, sigurado. Mabilis pa sa alas 4, sir. Tao. Sigurado mag-sagot dayon yan. Kaya mahadlok na baka mapasara. Yes, anyway, sir, kung ugma na maayo na ang panahon, ubanan na lang namo sila din sa opisina ni mo? Yes, oo. Palihog na lang, ikalang din. Saka, Paul, Opo. Para natin, ma-assist kaagad natin. Hindi mapatawag natin kung ano pa yung mga magagawa dyan na nangailangan ng matulong. Alright, sir. Sige po, maraming salamat po. Bukas na bukas. Yes, sasabahan po namin sila, Yusek Maglungson. Sino si Paul? Baka may mga kausap si Yusek. Okay na sa inyo. Okay. Samahan po namin kayo bukas. Ayon yung sumagot ng buang na yan, si Pe. Si Chupi. Pero sigurado ko, pag ang duli at tumawag, Department of Labor, sasagot siya. Kasi kung hindi, baka matanggal siya ng lisensya. Yeah. Okay. Bukas na bukas, pag medyo maganda ng panahon. Ano po? Bukas. Pag medyo maganda. Pero pag bagyo pa, wag ano mo lang. Kasi baka wala namang pasok. Kakausapin namin kayo ng staff namin. Kahit umaga po. Oo, umaga. Ha? Maraming salamat, sir. Ay, wala naman. Maraming salamat. Maraming salamat. Diyan ka lang daw, ha? Sino si Paul? Hindi ko alam eh. Baka na dito si Yusek. Yung may kilala, baka may kilala si Yusek na asawa ni Pe, si Paul. Paul Pe. Okay.